anak po ang inyong misisang langga, Russell Antaco. Magandang umaga, KSA. Magandang hapon, Pinas. Mga langga, magko-comment lang ako doon about sa ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho sa loob at labas ng bahay na umuwi ng buntis. Kasi ang dami-dami ngayong mga umuwi na buntis. So, hindi natin alam paano nila nagagawa yan. Kung ikaw nagtatrabaho sa loob ng bahay at may day off ka, siguro lumalabas at nagkakaroon ng love life sa labas at gumagawa ng milagro. Susana, okay lang kung nabuntis ka, dalaga ka, wala kang asawa, wala kang sabit. Ang problema, nabuntis ka, may asawa at anak ka sa pamilya. So, paano mo haharapin ngayon ang pamilya mo sa Pinas? Diba? Kaya lang ako napapakomento dito dahil may nagme-message sa akin, tinatanong ako, di ba vlogger ka, bakit hindi nagkukomento doon sa mga nangyayari dyan sa inyo? Hindi naman lahat po ng vlogger, kailangan magkomento sa mga nangyayari dito. Di ba? So, sige, magkukomenta ko. Ang masasabi ko lang, alam naman nating bawal eh, bakit natin gagawin? Di ba? Kaya hindi ako magtataka na maraming amo na ayaw payagan ang kanilang mga kasambahay na lumabas ng bahay kapag day off. Kagaya ko, may day off ako, kagaya nito, Biyernes, day off ko. Ang ginagawa ko lang sa loob ng 4 na taon, dito lang sa kwarto ko, matulog, tapos kagaya nito, magbablog. So, okay na sa akin kasi pag lumabas ako, gastos pa, pagod din, pagdating mo dito, trabaho ka din. So, nasanay na ako siguro sa loob ng 4 na taon na yon ay dito lang ako sa loob ng kwarto. Diba? Kung sa Pinas kasi, hindi ka naman sanay talaga gumala. Masasanay ka, lalo na amo mo, mabait naman. Diyan ka lang sa kwarto mo. Hindi ka pa mapapagod. So, hindi ako magtataka na pati yung amo ko nagsabi sa akin na kaya daw maraming nabubuntis na mga kasambahay dahil lumalabas, nagkakaroon daw ng mga karelasyon sa labas. So, masasabi ko lang mga langga, sana naman isipin muna natin ang consequence, di ba? Bago natin gawin yung mga bagay-bagay. Hindi ako perpekto para magsalita dito. Di ba? Pero, para sa akin, alam kong bawal yun, bakit ko gagawin? At alam ko magkakaproblema ako, bakit ko gagawin? Di ba mga langga? Ganun yun eh. Eh alam mo namang, ang bansa na to ay bawal ang ganyang mga gawain. Pero bakit nagagawa? Kasi hindi nakakapigil. Hindi ito kasalanan lang ng babae, kasalanan din ng lalaki. Di ba? Kaso, dapat mas mag-ingat tayong mga babae. Lalo na yan, yung gawain na yan na papabuntis ka na lang ng ganun-ganun na lang kadali. Kasi umasa ka dahil sinabihan ka ng lalaki na mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka kasi kailangan ka lang. Di ba? May kailangan sa'yo. E kapag nakuha ka, tiway ka na. Oh, nagkikita kayo, patago pa. Patago yung ano nyo, labanan. Di ba? Grabe yung tago nyo, para hindi lang kayo mahuli dahil bawal nga dito. Tapos yun, nagbunga, nauna pang tumakas yung lalaki sa'yo. So ano ka ngayon? Hindi lang babaeng may kasalanan, pati lalaki. Sana yung lalaki din mag-isip, no? Di ba? Eh, porkit lalaki, basta-basta ka na lang ganyan eh. Para kayong mga, alam mo yun, hindi lahat ng lalaki ah, hindi ko nila lahat. Yung mga lalaking gumagawa din ng ganyan na alam din may pamilya sila, may mga anak at asawa din sila sa Pinas,
or saang bansa man yun, hindi muna nag-iisip na madidisgrasya nila yung babae. Paano kung mabuntis? Mas kargo ng babae. Tapos ngayon, alam mo, kasama yung gobyerno natin sa problema nila na ganun. Diba? Siyempre, tatakbo ng pulo, ganito, ganyan, kailangan ng tulong. Oh. Ngayon, kapag hindi natulungan agad, gobyerno na ang mapasama. Eh, kasali ba yung gobyerno sa ginawa mong pagpapasarap? Diba? Kasali ba siya? Kasali ba yung gobyerno? Kasi pag pumunta ng pulo, kapag hindi na asikaso, ayun, masama na. Eh, ikaw ba ginawa mo yan? Nag-isip ka ba? Inisip mo ba kung anong problema na kahihinatnan mo? Yung kalalagyan mo, alam mo namang bawal dito, ginagawa mo pa. Yun tayo eh, no? Kasi, hindi tayo nakakapigil, ganun ba yun? Pag nakaramdam kayo ng init sa katawan, iligo nyo lang yan. Kung ikaw lalaki, nakakaramdam ka ng init sa katawan, kasama mo naman si Maria mo. Diba? Maria mo. Alam mo na yung Maria mo. Kasama mo. O di kaya lagyan mo ng yelo. Ganun lang yun. Di yung gagawa kayo ng problema. So, ayan. Daming natitingga na bunte sa bahay kalinga. Karamihan dyan, may asawa't anak. So, kawawa, pagdating ng Pinas, nawalan ka na ng trabaho, pag-uwi mo sa Pinas, may problema ka pa dahil sa ginawa mo din. Diba? Kaya paalala lang sa aking mga langga, sa aking mga kababayan na nandito, lalo na mga babae po, mag-ingat naman po tayo. Hindi pa ako perpekto para magsalita dito ng ganun. Diba? Kasi alam mo yun, isipin mo, nagpunta ka dito para magtrabaho eh, para makatulong sa pamilya mo. Kaso, ang nangyari, ikaw ngayong tutulungan kasi gumawa ka ng problema mo. Yung kasama mo sa pagpapasarap, nauna pang lumayas kesa sa'yo. So, paano na ngayon yan? Diba? Para sa akin, kontento na ako na dito lang ako sa loob ng kwarto, magdidiop, matutulog, pahinga mo yung katawan mo kasi kinabukasan, trabaho na naman. Tsaka kung lumabas ka, gastos din. Paano tayo makapag-ipon? Diba? Diba mga langga? Ganon yun. So, sa nag-message sa akin, ito na. Panoorin mo na lang yung komento ko. Mag-ingat na lang tayo mga langga palagi, lalong-lalo na sa mga kababaihan. At lalong-lalo na yung may mga pananagutan na. Diba mga langga? Tama na yung single. Sakit sa ulo, lalo na yung mga lalaking magaling lang magsalita. Kulang sa gawa. Diba? Sa una lang yan, magaling magsalita. Panay ang text, panay ang tawag, panay message. Pero mga isang linggo, dalawang linggo, wala na yan. Kasi, ano ka lang eh, pastime ka lang eh. Eh kung ikaw na humaling dyan sa kanya, gumagawa ka ng paraan na magkita kayo, gagawa kayo ng parehong kasalanan, yan, bukol sa ulo yan. Diba mga langga? Yun lang mga langga yung masasabi ko, mag-ingat sa ating mga kababayan, lalong-lalong magtatrabaho sa labas. Diba? Yun, mga langga. Mag-ingat tayo palagi. Isipin natin ang mabuti bago gawin. Para hindi tayo magkaroon ng problema dito. Kasi ang hirap-hirap pag nagkaroon tayo ng problema dito. Diba, mga langga? Kaya, ingat tayo palagi. Magdasal. Bigyan tayo ng malakas na pangangatawan sa araw-araw, mga langga. Bago ito matapos, bago mo ito i-end yung video na to, please, 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 subscribe, like, and comment
May YouTube channel, Rasilan Taco. May FB page, English and Tagalog Love Songs. May FB, Russell Flores Lantaco. Maraming maraming salamat mga langga. Ito ang inyong mistisang langga, Russell Lantaco. Paalam hanggang sa muli.